Welcome back mga kapuso. It's time for our Facebook questions once again. Mm-hmm. Doc Q, ito na. Yes. Mula naman sa napakarami nating mga kapuso. Kumbaga, ito eh talagang mayat-maya nakukuha nating tanong. Sabi nila, ano nga daw ang mga pagkain ba na maganda para sa mga nagpapa-breastfeed? Nakukuha sa tagal na ng programa natin, dapat may mga nakukuha na yung mga kapuso natin ng mga tips kung paano mag-prepare ng mga masustansyang pagkain. Wala namang bawal na pagkain sa mga babaeng nagbe-breastfeed. Ang kailangan lang naman dyan ay nutritious yung food at syempre puno ng sustansya na kung saan makukuha mo yung mga vitamins and minerals na kailangan, yung iron, yung folic acid. So saan nakukuha ito? Sa mga karne, sa isda, sa mga gulay, at saka sa mga fruits. Kung nagbe-breastfeed pa sila Connie, pwede rin na tuloy nila yung pag-inom nila ng gatas. Oo. Pero sabi nga, di ba yung mga talaga nakakapagpadami daw? Totoo ba yung malunggay? Yeah. Tama yan, Connie, kasi may ano tayo dyan, may scientific evidence dyan. In fact, may mga tableta na ngayon, mga capsules ng malunggay oil na pwedeng ibigay sa nanay para gumanda yung kanilang breast milk production. Ayun. Ito naman, ako, ang suki natin. Mula kay Samson Santiago. Ito, myth to kasi, di ba? Kapag ka daw patulis ba yung hugis ng tiyan ng mommy, boy, ano ba yung totoo dyan? Nasabi mo na nga, Connie, myth. Ibig sabihin ng myth, wala tayong medical or scientific evidence. So, hindi totoo yan na kung patulis yung hugis ng tiyan ng mommy, lalaki yung anak at kung bilog man, babae. Hindi ho totoo yan. Oh, yeah. At least may mga natutunan tayo. Ito naman, mula naman kay Edna Lucabo, masama bang kumain ng maasim na pagkain kapag may monthly period? Eh, di ba yan ang mga nangangasim din sa hormones? Ang monthly period kasi, Connie, ano yan eh, physiologic event yan sa buhay ng isang babae. Normal process yan ng katawan ng isang babae. So, walang bawal doon. Kimatamis siya o maasim. Basta, kung ano yung gusto niya kainin, kainin niya. Walang problema dyan. Tinanong din kita niyan. Pwede mo magpamasahe kapag first day ng menstruation? Pwede daw. Oh, yan. Ang dagdag na yun, ha? Pwede. Mula sa akin. Mula naman po kay Mark Samson, totoo bang nakakapagpalaki ng sanggol sa sinapupunan? Mm-hmm. Yung pag-inom daw ng malalamig na tubig. Mm-hmm. Alam mo, Mark, hindi totoo yan. Ang tubig naman, hindi naman talaga nakakapalaki yan ng bata o ng katawan ng isang tao. Pero maganda sa pagbubuntis. Oo, kailangan ng tubig sa normal functioning ng mga organ systems ng katawan natin. At syempre, kung well-hydrated ang katawan natin, maganda rin yung ating function. So, pero hindi totoo na kung malamig yung iniinom ng nanay, lumalaki din yung baby. Ayun, nutrition malinaw ang kailangan para lumaki yung bata. Dapat hindi puro junk food, yes, lalo na, diba? Mula naman kay Butch Gomez, totoo ba na nakakalinis ng organs ang pag-inom daw ng buko juice? Mm-hmm. Alam mo, ang buko juice kasi, Connie, ano yan eh, magandang fluid siya, na magandang liquid siya, pero hindi naman totoo yan na nakakalinis ng mga different organ systems natin. Dati may sinasabi nga sila na ang buko juice maganda sa kidneys, no? Pero wala pa namang scientific evidence tungkol doon. So, kung gusto niyo uminom ng buko juice, okay lang yun, pero wag po tayong umasa na pag uminom tayo ng buko juice, maganda yung function ng ating mga organ systems o nalilinis ang ating organ system. But buko juice in itself is very healthy. Yes, at saka maganda rin yan kasi may mga electrolytes kasi dyan. May sodium, may potassium, may iba-ibang mga minerals din. There you have it, mga kapuso. Thank you, Doc. Yes. At thank you rin po sa lahat ng mga nagpadala sa amin ng inyong mga katanungan. And of course, for continuously trusting Pinoy MD. Pero syempre, ang ating paalala, di ba? Ay, ang paalala natin dyan, Connie, is syempre, kung may mga naramdaman kayong hindi pangkaraniwan sa katawan, magpa-check up na kaagad kayo sa doktor para maagapan natin kung ano yung problema. Ayun. And with that, mga kapuso, magbabalik pa rin po tayo at abangan ang iba pang mga impormasyong pangkalusugan. Maya-maya lamang.